Mamabling kaya ako. Kasi wala nang gulay. Sa ano? Sa... dito sa bahay. So, gagawin ko ngayon ay... mag... mamalingke. Kasama kong dalawang kapatid. So, may pasok sila. 7 a.m. Pero dahil wala kaming ulam, so, mamalingke kami. Ngayon ay... 4:15. So, tamang-tama. Mag ano, open pa yung mga... open pa yung naglalad yung mga... Naglalad. Ah, sige. Connect! Linis ko na yan kahapon. Kamatis na lang natira, tsaka lemon. Wala na. Welcome to GIAB Academy channel, and my name is Gina. Today in this video, we'll talk about how to save money at panatilihing healthy. So, mayaman ka pa sa kalusugan at nakasave pa tayo ng pera. So, panoorin natin. Kailan ako po? Nang listahan. Pakisulat lang sa listahan ako. Oh, tapos, kini. Sa pagka kilo na? Sibuyas, sa kakilo? Bakyo man ang sulan na no? Kundi sa isa ko na lang na isa lang nakabakyo man para dili nakabagayson. Kapit-kamatis. Kung na yan. Ito lang ito. Sibuyas lang. Ilang kilo sa sibuyas? 50. Wait lang. Kalimutan ko. Balikan yung isda. Isda! Antayin mo lang na. Oh, tagpila to. Langis? 150 na lang. 150. Mm-hmm. Bago na. Ay, hirap price lang na. Kani? 120. 120 kani. Paborito na ako nga isda. O, saan nga isda? Haul-haul, tambal. Haul. Ay, tambal di ay ni. Nga isda. O, sige ka na. Kani? Kani, kani. 160. Kani? O, kani. Puro, asa pa lang ka. Puro ta na. Asa? Paborito na ako nga isda. O, lami ba ni. Free po, pinakagin. Kani, bila? Isa po ka kilo. Tambakang gamay. Pwede lang na dito. Pili lang kay kulang ang cash. Kumain tayo ng mga pagkain para mapanatilihing healthy tayo, dahil sa panahon ngayon ay mahirap magkasakit, lalo na kung wala tayong pera na nakalaan para sa hospital at gamot. Huwag tayo kumain ng mga ready-to-eat na pagkain dahil alam natin na masama ito sa ating kalusugan. So, karamihan sa mga nakikita ko ay may mga, I mean, yung mga taong tamad magluto at umaasa sa hotdog, corned beef, longganisa, o kung ano-ano pang mga preservative na mga pagkain. Pero ito yung mga pagkain na to ay alam natin na may kamahalan pero kaunti lang, di ba? So, example, yung 100 pesos mo na hotdog, di ba? Isang kainan lang yun or dalawang kainan lang, di ba? Tapos, sabi ko nga ay masama sa kalusugan. So, kung gusto mo makasave, bakit itutuloy mo pa yung ganun na nakaugalian mo? So,
yun nga, kung gusto mo makaipon talaga, ay bumili ka ng mga gulay dahil ito ay healthy at para kang nagsisave ng 80% para sa health insurance mo. So, halimbawa sa number one na halimbawa natin, may 1,000 ka. So, ngayon, paano mo pagkasyahin yan? At 1 week pa bago ang sweldo mo. So, ito, yung unang-una mo gawin ay, na budget mo is, yung 600 ay bigas. Yung 160 ay para sa isda. Yung 240 ay para na yan sa gulay. So, kailangan mo yan i-budget para sa 1 week. So, syempre, yung 160, yung isda mo na 160 at yung 240 mo na gulay, ay hindi mo naman yan pwede lutuin ng isang beses lang. So, syempre, kailangan mo pa rin yan i-manage para umabot yan ng 1 week. So, pwede ka naman magtinula. Isang isda, pwede mo yan iprito o kaya isugba yan. Tapos, himay-himayin mo yan. Tapos, isabaw. Tapos, lagyan ng kaunting gulay. So, tapos, may kanin ka na. So, diba? Sapat na yun. So, tipid pa at healthy pa yung kinakain natin, diba? So, dito tayo sa halimbawa number 2. Salaring usapan ito. So, halimbawa, yung salary mo ay 10,000. So, number 1 is savings. Savings yan talaga. Savings lang yan. So, 500. Number 2 is savings for investment. Kung sakaling may plano ka, magnegosyo, kung gusto mo nang umalis dyan sa pinagtatrabahuan mo, so, make it habit na to save 500 pesos, depende sa'yo. Kung 500 or 1,000 ba, so, ayun, para yan sa negosyo mo. Kung sakaling may plano ka man magnegosyo. So, number 3 is para sa healthcare or emergency. So, ito ay 1,000 pesos. Siyempre, may mga insurance naman tayo. So, diba, meron tayong PhilHealth. So, yung PhilHealth natin is 600. So, magkano na yung nabawa sa pera mo? So, 1,500. 2,000, so 2,000.